Dalawang maghiwalay na insidente ng pananaksak ang naitala sa Pangasinan. Ang isa sa mga biktima pinagsasaksak ng kanya mismong ka-live-in. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Dagupan. Hindi matanggap ni Mang Genaro Torre Aquino ang pagkamatay ng kanyang 22 anyos na anak na si Giselle Ann. Namatay si Giselle matapos pagsasaksakin umano ng kinakasamang si Michael Mendoza dahil daw sa matinding selos sa barangay Pao sa Manawag, Pangasinan. Limang saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Bago naganap ang pananaksak, nagkaroon pa rin ng pagtatalo sina Giselle at ang sospek. Sasaklolo na raw sana ang ama't kapatid ng biktima. Pero nakita na lang nilang duguan na si Giselle. Nag-message daw po yung katrabaho ng kanyang asawa na bumalik na doon sa dati niyang pinapasukang club. Lahat naman tayo masama pero ipinapagsadyos ko na lang po na ano. Nakakulong na ang sospek na tumanggi magbigay ng pahayag. Kalaboso rin ang 30 anyos na binatang may diprensya sa pag-iisip matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang stepmother sa barangay Parian sa naturang bayan. Magkatabi umano ang biktima at ang sospek sa pagtulog. Naalimpungatan umano ang sospek at nakuha nito ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan at dito sinaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Taong 2015, ipinasok na raw sa mental hospital ang sospek. Walang motibo na pinakita yung bigla na lang daw pinagsasaksak ng sospek yung matanda. Hindi po dahil ano kasi ako parang natatakot ako. Ba't yung natatakot? Pero pag nakita ko yung mukha kong ano, basta espiritu ko. Jasmine Gabriel Galban, Nagbabalita, Pilipinas.